Today's video guys, magta-time machine tayo papunta ng Japan dahil kakain tayo ng sikat na street food ng mga Japanese, yung takoyaki. Pero not your ordinary takoyaki dahil yung titikman natin na takoyaki is may mga twist. Balita ako, special daw yung mga takoyaki dito eh. Yes, maraming cheese too. Tara, order na tayo. Pa rin yung pakiramdam kapag ka nakapag-shoot na tayo dito sa labas. Syempre, pagka may food tour tayo sa labas, di mawawala yung kitchen tour natin. At yung i-feature natin ngayon, syempre, takoyaki. Famous na street food ng mga Japanese. Naalala ko tuloy nung pumunta kami ng Japan, syempre, maraming street food doon. Tapos nakikita mo yung pag-prepare nila ng mga takoyaki. Talagang hindi nakakasawang panoorin, nakaka-entertain at syempre, nakakatakam. So tara na, tignan natin yung preparation nila ng takoyaki. Kitang-kita natin yung preparation ni ate ng takoyaki dito sa Takoyakim. Halos same lang din yung mga nakita natin sa Japanese na takoyaki. Ang gumagamit din sila ng chopsticks tapos tinutusok-tusok nila. At looking forward ako at na-excite ako lalo na kanina nung nakita ko. Pine-prepare yung takoyaki. Meron siyang mga octopus bits. Yun yung paborito ko sa takoyaki. Siyempre, dun mo talaga malalasahan yung takoyaki flavors from Japan, di ba? Kahit pandemic, para ka na rin nakapunta ng Japan. Yan, ready na yung mga in-order namin na takoyaki dito sa Takoyakim. Siyempre, since MECQ, wala pa rin silang dine-in dito sa food park. Siyempre, titikman natin to sa food studio. Tugna ako, tara na! Takoyakim dito sa Mandaluyong. Ayan, kung saan yung mga takoyaki na titikman natin is may mga twist. Meron kaming classic and cheese lava. Kaya tinawag na cheese lava. Kung nakita nyo talagang sumasabog sa cheese, talagang patong-patong ng iba-ibang klaseng cheese. Cheese overload, eh, di ba? Tapos meron pa yung mga BB octopus na patong-patong sa takoyaki. Okay, sige, tikman na natin. Yan, takoyaki heaven naman ngayon. Okay, simulan natin sa classic takoyakim. So yung price niya, 80 pesos tapos 8 pieces na yun. Meron siyang bonito flakes, brown sauce, mayonnaise, and then yung chili powder. Tikman na natin. Gustong-gusto ko yung texture ng takoyaki dahil yung medyo crispy yung labas na layer niya tapos fluffy yung loob tapos malambot. Gusto ko rin yung combination ng sauce dahil medyo sweet siya pero sa bandang huli meron siyang konting sipa ng spiciness. Siguro dahil yun sa chili powder. Nakakaganang kumain dahil may konting sipa ng anghang. Titikman ko naman ngayon yung classic chewy taco. Meaning meron siyang octopus bit sa loob. Yan, yung price niya is 100 pesos for 8 pieces. Grabe, para akong binalik sa Japan dahil naalala ko nung pumunta kami ng Japan yung first ever experience ko ng legit na Japanese takoyaki sa may Osaka Dotonbori. Naalala ko tuloy nung kumakain kami ng takoyaki dun sa river ng Dotonbori. The best talaga bumalik ng Japan. Pero ito, it reminds us ng takoyaki dun sa Japan. Mas lalo tuloy ng kami na miss yung Japan. Lasang-lasa mo yung octopus na chewy, tapos yung matamis na brown sauce, and then yung takoyaki talaga nila dito, melts in your mouth, creaminess, hindi siya na-overcook. Yung environment ng Japanese people talaga, ang sarap kumain ng street food,
buhay na buhay yung street food market na Dotonbori dahil sa takoyaki na to. Parang na-miss ko talaga yung Japan. We wish you. Next na titikman natin na takoyaki is yung classic na cheese overload. Ayan, 90 pesos, 8 pieces na rin siya. Kampay! Iba talaga, basta may cheese na kasama yung takoyaki. Ang sarap. Hindi siya ganun ka-salty kasi andun pa rin naghahalo yung sweetness dahil sa brown sauce tsaka sa mayonnaise. Mas bigla mo na lang malalasahan kapag ginunguya mo yung cheddar cheese dahil medyo buo pa siya kapag kinakagat mo na yung takoyaki. Wishy! Kuma naman natin ngayon yung cheesy lava series ng takoyaki. Itong may bacon is 120 pesos, 8 pieces na siya. Tikman na natin! Parang feeling ko tuloy nasa bacon, cheesy heaven ako ngayon. Ang sarap niya, tapos may konting kick ng spice dahil dun sa chili powder. Grabe yung cheese, iba-ibang klaseng cheese yun. Talaga nag-melt in your mouth, tapos dumadagdag pa sa lasa yung meaty flavor ng bacon. And talagang nagustuhan ko pa sa takoyaki nila, hindi siya dry yung loob niya, hindi na overcook. Talagang melts in your mouth, nandun yung creaminess. Kung natagay yung lasa, yung totoong takoyaki nung natikman namin sa Japan. Promise, parang legit to sa amin, parang authentic na rin siya. Ito na yung pinakahihintay ko tikman, yung cheesy lava series ng cheesy Octopoyakim. Ayan, medyo tama na lang konti kasi ilang beses ko na itong practice. 295 pesos, 8 pieces. Ganun siya ka-special dahil meron siyang baby octopus sa ibabaw, tapos pinatungan siya ng mga layers ng sauce, ng cheese, tapos binlow torch. Kaya kanina pa ako na-excite, tikman na natin itong takoyaki. Kampay! To be honest guys, ngayon lang ako nakatikim ng ganitong klaseng takoyaki. Yung meron siyang octopus, classic na yan, common na yan sa Japan, pero yung patungan mo na siya ng sobrang daming cheese, sobrang daming sauce, binlow torch mo pa, kakaiba to. Isa to sa mga pinakamasarap, isa sa mga panglaban ng takoyaki dahil kakaiba siya. At syempre, dagdagan mo ba naman ng napakadaming cheese, hindi pa ba masarap yun, di ba? Dahil nung ginagawa siya, lakit nang kita nyo na sa ibabaw talaga yung baby octopus. Iba talaga yung cheese nila dun sa takoyaki, talaga ang sarap, talagang melts in your mouth. At masasabi ko, talagang masarap talaga yung takoyaki nila. Kasi nga, creaminess nga siya again. Hindi dry yung takoyaki nila. At ang gusto ko sa takoyaki nila, konti lang yung gulay. Walang masyadong added na gulay. Kumbaga cabbage lang. Yun yung para sa akin na totoong takoyaki. Na hindi puro gulay yung laman. Saktong-sakto yung pagkakaluto ng octopus. Dahil pag nasobrahan yan, medyo rubbery na siya. Pero ang sarap habang inunguya mo siya. Chewy. And then yung lasa ng cheesiness. Nagpapatong sa bite na yon. Lahat naman nagustuhan ko. Pero ito talaga yung nag-stand out sa akin. Ang next sa titikman naman natin ngayon sa Cheesy Lava Series, yung Cheesy Dynamite. Grabe oh, umuulan na naman tayo ng mga cheese. 8 pieces din siya, 135. Isang malaking bite na naman tayo ng takoyaki. Medyo manghang na siya sa akin. Dynamite nga. Anghang, wait lang. Sorry. Pero masarap naman siya kasi naglalaban yung anghang and cheesiness niya. Parang yung sa atin, yung Shanghai na dynamite, ganun siya. Pero ang mas masarap kasi dito, yung creaminess yung takoyaki, tapos yung iba-ibang klaseng cheese yung nagpapadagdag. Wait lang, medyo maanghang talaga siya na duluhan. Hindi kasi ako fan ng mga spicy, pero nagustuhan ko to. Dagdadagdag anghang din talaga yung chili powder, kahit konti lang siya, pero ang lakas yung makaanghang, tapos dinagdagan mo pa ng dynamite. Ayun, maanghang nga talaga. Sa mga mahilig sa manghang, yon, try nyo to. Mahilig ka bang mag-travel? Asaka, Japan! Cebu, here we go! Love Taiwan! First time! Sayo naman dyan! Madami na talagang pinagbago simula nung nagka-pandemic. LUGU Park! Tara, party! Tara, langoy na tayo. Prepare your surfboards and let's catch some waves. Ready? 1, 2, 3. Woo! Oh, kain. Yes, Kobe beef. We are going for a non-stop street food. Oh, juicy blowtorch. Oishi!
Sobrang sarap. Oh. Halal main food for all. Dotonbori. New normal ready na yung restaurant. Oh, look at that. Seafood heaven, oyster heaven. Welcome to our favorite travel food review channel, DarShey GoesTo. Kain o travel? Pagsabayin natin. This is the end of our Takoyaki series ng Takoyakim. Thank you guys for watching and please subscribe to our channel if you like our videos and comment below where you like us to eat and to go next. Guys, real talk. Dito lang talaga ako nakatikim sa mandaluyong ng legit na Japanese takoyaki dito. True. Sa Takoyakim. Lalo na yung mga may cheesy lava series nila, tapos merong isang buong octopus na baby. Yes. Panalo. Panalo talaga. Lalo na yung cheese on top. Talagang umuulan at naglalaba ng cheese. Sobrang special dahil binlow torch pa. Tsaka alam mo talaga na legit na takoyaki yung kakainin mo. Tama. At syempre hindi lang usual na takoyaki dahil upgraded yung version ng takoyaki nila. Iba-iba. Patungan mo ba naman napakaraming cheese, di ba? Ewan ko lang kung hindi pa yan sumarap. Thank you guys for watching. See you next video. Okay, punta na tayo ng Japan ngayon. Na-cancel nga eh. Yun lang.